Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dessert Saya ang larga natin today's episode dahil makikilala natin ang one of the best chocolate cake in the Philippines, ang Mernels ng Los Baños, Laguna. Halina't samahan kami! Isang magandang araw mga ka-Royal People TV 6 at live-delive po tayo dito ngayon sa Laguna Love Kuto Season 3. Panibago na namang negosyo ang ating tutunghayan, panibagong negosyo na naman ang ating kikilalanin. Dito lang sa Laguna Love Kuto Season 3 at kasama ko pa rin po ang beauty na si Beautiful Apple. Nandito ka pala tayo ngayon sa Los Baños, Laguna at makakasama natin ngayon ang owner ng isang pinakamalaking gawa ng cake at kilala sa buong Laguna, ang Mernels. Makakasama natin si Ma'am Merlee. Ayan, welcome po sa aming programa, Ma'am Merlee. Magandang araw po sa lahat ng viewers ng Royal Cable. Ako po si Merlee Mendoza Maricao ng Mernels Cake House Emerge. Ayun, talaga namang elegante ang kanyang pag-aura for today's video. Pinaghandaan. Oo, talaga pinaghandaan niya kung anong kulay ng kaon natin. Yun ang kulay ng kanyang damit. Diba, Mernels na Mernels? Ma'am, kami po ay natutuwa at nagagalak na nakaharap namin ang one of the biggest, diba? Ang utak sa napakasarap na cake ng Mernels sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo na lalo, sigurado. Diba? Ma'am Merlee, kamusta naman po kayo? Kami naman po ay maayos at kami po ay nakasurvive dito sa ating pandemic na nakaraan natin mga problema. So bago po tayo magtungo, syempre sa mga pinagdaanan niyo po ngayong pandemic, kamusta na naman po ang marketing ngayon at sales ng ating Mernels? Awa naman po ng Diyos ay hindi rin naman kami nawala ng mga customers. At manapay na nagkaroon ng mga resellers and marami rin po ang nag-o-order pa rin kasi kahit pandemic, tuloy rin po ang mga birthdays and other celebrations. Ayun. Ay, ma'am, paano po ba nagsimula ang Mernels? Ang Mernels po ay nagsimula noong 1996 at ito po ay nasa Lopez Avenue. Doon po sa maliit na tindahan kami nagsimula. Malabakery lang daw po pala talaga ang inyong Mernels dati. Eh, ma'am, paano po ba kayo, syempre, bakit ba naging Mernels? Ano po ba, kamusta po ba ang inyong po? Kayo po ba may asawa pa rin po ba ngayon, ma'am? Opo. Ang Mernels po ay hinango sa pangalan ng Merlee at Nelson. Si Tito Nelson po ay dating baker ng Inis. Wow. So,
Kaya nag-ano po kami, combination namin, baker, decorator, pareho po kami. Kumbaga nag-collaboration mo kayo. Opo. Paano po ba kayo niligawan ni ma'am? Ay, ni sir. Ni sir Nelson. Actually po, magkasama kami sa SU for almost 19 years. Oh my God! Siya po ay naging baker din. At ako naman po ay nagagawa ng mga sugar flowers na yan na pang-add sa beauty ng ating baby. So, ibig sabihin po, Ma'am Merdy, siya po ang baker, kayo po ang decorator. Talagang pinag-collab nyo yung inyong kaalaman. Actually po, baker and decorator din siya. Ako lang po ang nagagawa ng mga sugar flowers, mga ibang disenyo. So, tamang-tama po na siyempre, dalagang binata, namin kami magkatabi po sa isa-isa. So, siyempre, mga kontintinginan, nabuo ang Mernes. O, diba? Nakakahanap nga ako ng katitigan at baka may mabuo rin kaming iba. Diba? Nagkaano collaboration. Pero ma'am, nung nasisimula po ba ang Mernes, kamusta po ang, siyempre, kayo po, paano po ba nagsimula ang Mernes mismo sa inyo? Ba't naging cake? Ang Mernes po ay family and at a business. So, nagsimula lang kami mag-asawa, magkakamag-anak. So, maunti ang palang nun po, pala pang-pwesto kasi parang walang ano, parang by order lang. Pag may nakatikim, word of mouth lang. So, parang, ano, pag may isang birthday, tatanungin ko sa nag-order, sa nuturo sa amin. At uti-uti po itong nag-grow. So, hanggang sa nagkaroon na kami nga. Ang una po namin product ay banana cake at chiffon cake. So, before po, wala pa po yung chocolate. Totoo. So, ma'am, sino, nung siyempre tumagal ng tumagal, kumbaga nakikilala kayo na nakikilala na nung nasa group po kayo, kamusta na naman po yung kumbaga, ano po ba kauna-una, pwede po ba ipakita sa amin ang kauna-unahan yung disenyo ng inyong Mernes cake? Actually po, yung ding, hindi rin na bagong-bago, kumbaga nadagdagan lang, pero may mga classic design kami na hindi rin namin binago kasi yung mga customer namin from 1996 hanggang ngayon, na ano nila na walang pinagbago. Although meron na rin naman kaming ibang inad na specialty products. Parang may iba-iba na rin design. But ito po rin yung aming mga classic design. Nalala ko, bata pa ko. So pag nakita ninyo, sabi nga kahit yung walang kung ano in order yan. Pag nakita mo, dahil dati po wala pa nitong menus na to. So hindi mo pa alam kung kanino in order dahil ang dating box. Puti lang. So, ganun. And then, eto ay hindi pa ganito. Parang binabalot na foil or ano. So, pag nakita mo naman at natikman mo, minsan kahit makita mo, makakagaya mo, bumaiba naman yung lasa. Yes. So, ngayon po, pag natikman yung nalasahan mo, kahit nakapikit, alam mo ngayon. Ayun. Pero ma'am, ngayon, ano pong nararamdaman nyo na nakikipagtalbogan kayo sa mga big industry o cake industry? Yung kumbaga, ay, nakukumpara si Mernes ngayon sa ganitong cake na mas masarap si Mernes sa ganitong cake. Ano pong nararamdaman nyo na ganun po ang feedback ng tao? Actually po, ako yung malaking masasalamat po sa Panginoon. Pangalawa yeah. ay sa mga loyal customers namin na mula noon hanggang ngayon ay pinapakilig ang aming cake. At siyempre po, nakakatuwa na may compare ka. Pero kami po ay, ano lang, humble. Parang ayaw namin na may mayayapakan ka sa pag-unlad mo. Kailangan, sige lang, gawa ka lang ng gawa ng iyon. Kasi may sarili naman po kami, ano, yung lasa at disenyo. So, kahit, kumbaga, compare, kasi ibang, basta gawa ka lang ng gawa ng iyong design at lasa. Yung quality po, huwag mo, yung quality ng cakes and other product, kailangan, huwag mong babaguhin kahit magmamalang bilihin. Mag-add ka, pero huwag mong babawasan yung quality, yung lasa, at saka yung quality huwag mong iibahin. Kaya nga po, marami rin ang, meron nga pong isang customer kami na kung anong age ng Mernes, kung ilang taon ng Mernes, yun din yung taon na bumibili sa amin. Ayun. Kasi ma'am, ngayon ha, hanggang ngayon, nag-20s na, yung mga nanay, na mga lola na ngayon, tapos mga anak na nila bumibili pa sa Mernes, talagang napakasarap po talaga ng cake. Wala pong biro. Totoo na. Iba yung tamis. Oo. Oo, naglalaban yung balance lang talaga. Hindi ka magkakadiabetic. Ano po ma'am? Yes. Pero mga ano po nararamdaman nyo na from classic to the end, ngayon po, ang dami nyo ng iba't ibang disenyo ng cake. Ano pong nararamdaman nyo ngayon na hanggang ngayon,
nakatayo at patuloy na lumalago si Mernes. Ako po ay masaya at siyempre parang pag inisip mo na yung prayer ko na tatlong date lang sa maghapon, ngayon naging 30, naging 300, and 1,000 na. Oh my God! Parang pag peak period po, talagang ang totoo, pag peak period, siyempre umaabot yung 1,000 yun. Kasi on the regular day, hindi naman yung ganun katami. But, kumbaga, parang na-maintain mo talaga at masaya ka na na-maintain namin. And then, at the same time, natutuwa kami na maraming customers ang tumatangkilik from day one na business kami na ngayon. And malaking pasasalamat dahil marami pong natutulungan ng awareness na tao sa in terms of hanap buhay. So nakakapagbigay tayo ng hanap buhay na nakakatulong sa community. Kasi ngayon ma'am ha, from talaga nagsimula kayo, ang Los Baños lang kayo sikat na sikat, tapos tumawid na kayo ng ibang bayan, tumawid na ng ibang probinsya. Talagang napakaswabi po nung takbo ng inyong business. Eh pero ma'am, ano po bang mga branch nyo pa? Saan pa po ba kayo? May mga branch na po ba kayo ng Mernes? Actually po ngayon, tatlo lang ang aming ano brands. So, meron kami sa Lopez Avenue, which is yung original yes, pwesto. And then, meron din sa Maahas. At sa SM Calamba, third floor po ng SM Calamba. Ay, talagang company owned po yun, no? Yes. Talagang. Siyempre ma'am, ano po bang pagkakaiba ni Mernes sa ibang cake? Namimintain po namin yung quality ayon sa ating mga customers na matatagal na tumatangkilik, hindi nagbago yung lasa niya. At sabi nga nila yung yummy and affordable. Oo. Kasi kahit ilang araw to, yung iba pag ni-ref, ang tigas na. Oo. Pero ito kahit i-ref, super soft talaga, super lambo. Oo, yung sa iba nagbibitak-bitak, pero ito kahit nilagay mo maghapon sa rating, talagang smooth na smooth siya, kaya super sarap. Pero ma'am, question, ilang taon na po ba kayo? Ako 71 na. 71 years old? Ay, si Sir Nelson po. 72. 72, yes. At ilang taon na rin po ba ang Mernes? Ang Mernes ay 26 years na. 26 years na ang inyo pong Mernes. So talagang congratulations po na nakaabot po kayo ng 26 years at mahigit pa mga susunod na taon pa. I hope po na mas marami pang innovation na mangyayari sa cake. Baka sa susunod yung cake natin talagang ano, no, yung regular na talaga hanggang dito na. Charot! Ayun. Pero ma'am Merlin, ngayon po syempre, ipakilala nyo na po sa amin ang mga bawat cake nyo po na ipinagmamalaki po sa amin. Actually po, ito yung aming isa din na best selling. Ito po yung aming chocolate cake with yema. Ito po yung ano, ito naman pong heart shape. Ito po yung aming talagang pamba. Ito po dito kami nakilala sa. Ito yung heart shape na ito ang nagsimula ng Valentine. Before mga 1980. Yes po. So ito yung ino-order ng mga tao. Nagsimula po ito nung Valentine. So dito po kami sumikat sa heart shape. Chocolate cake. Ito po yung ating mga class. Pero ba maraming bumubulong sa likod ko? Baka daw yung staff makapag-uwi nun ng tingi-tingisan nito. Wala akong problema. Oh, wala akong problema! Wala akong problema si Ma'am Pearly! Tingi-tingisan tayo! Ayan, thank you very much, ma'am! At ito po, sa mga sizes, ito po ang best-selling namin. Ang tawag namin po dito ay 8 inches round. 8 inches round. Chocolate cake. Ito po yung plastic. Ito po yung plastic. Mamaya natin yan. Ito naman, ma'am. Ito po yung rectangular. Ma'am, ito yung cake ko nung 1-year-old. Ayan, ako. Maganda mag-ibig ka may cake. At saka malaki pa. May malaki pa yung cake ko dito. Tanda-tanda ako kasi naregaluhan daw ako ni Ma'am Merlin ng birthday ko. Si Ma'am Merlin po ay talagang ano, kapit-bahay na ng aking mga lola dati. Sila magkakasama sa group. Ito naman po ay yung, ito po yung chocolate delight namin, yung chocolate delight cake. So ito naman po ay butter cake at ito po ay medyo American bite ng chocolate niya. So compared sa classic, siyempre ito alam niyo, American medyo lasa mo yung pipette ng chocolate. Kayo din po yung nag-isip ng design. Yes po. Kami na rin po lang. Ito po ay aming mga... Yung sa libo-libo po ba? Kailan po nagde-decoration? Ay, nagde-decoration. Po, yung kulay niya, yun yung mag-speak ng kanyang flavor. So, ito po ay mango cake. So, yan.
Yan naman po ang mga feeling. Then, ngayon, yema rin siya. So, pero, Ma Pearl, yan ang nararamdaman mo na marami rin ang gusto talagang malang, gusto rin talagang ano, no? Talagang pilit nilang ginagaya ang lasa ni Murders. Pero hindi nila magawa-gawa. Diba? Ano pong, kumbaga, secret recipe talaga eh. Talagang, ang secret lang din dyan ang isa, yung pagmamahal. Pagmamahalan nila dalawa. Oo, oh, yes, pagmamahalan nila dalawa. Kaya kukunin niyo po yung puso ni Ma'am Merle tsaka Sir Nelson. Kasi pag bawat product natin i-clinting dahil hindi lang basta perang habol natin. Correct. Client service tayo. Kailangan, mahalin mo yung customer na mahalin ka rin, mahalin mo yung produkto. Yes. Kasi, hindi lang yung pera po pinag, hindi lang material thing. So, pag magandang service mo, quality yung product mo, eh, yun naman po ay magdadala ng pag nagiging sa. Kasi, from isang cake, dalawang cake, prayer ko po, tatlo lang tanga talaga po eh. Per day. Per day. Kasi during the time, titigil na ako sa trabaho eh. So, pero ngayon, libo-libo na. Libo-libo na, no? So, ito naman po ay yung mocha. Kaya makikita niyo rin po. Kaya ginawa namin, hindi na mahirap makita ng customer kung bibili. Mm-hmm. And at the same time, hindi rin ka kasi kung pare-pare nyo ng design, baka magkamali. Yeah, ito naman, ganun pa rin. Ito po ay strawberry naman. Strawberry flavor naman. So ito naman po, ube. Ito po ay pandan. So, vanilla. Ay, ito talaga, Black Forest. Favorite ko to. Ayan. Ito po ay choco strawberry. Ito po yung kailalang namin ni Lodz na chocolate. Pero ito yung pinaka-best seller nila for this time, mga Royal Cable. Ang kanilang Choco Rambos. Ito po yung Choco Rambos. Pag yan ang pinag-uwi sa atin ni Ma'am Merles, napakabait niya talaga. Birthday niya po. Ay, sa birthday na. Birthday na. Caramel. So yan. Ay, and then, ito yung Vietnam Queen. Ito sa birthday at pampasal. Oh, yeah. Oh. So, ito lang po yung choco mousse namin. Choco mousse. So, nagawa rin kami ngayon ng ibang... Siyempre po, nandito po kayo. Although, maraming disenyo ngayon sa YouTube, sa, pero as much as possible, magagawa kami ng parang identity. Yes, oo. May sarili kayong identification, yeah. Di ba po? Pero siyempre, ma'am, sa pati pagbabalik ay talaga namang pupunta naman natin ang kanilang production. Ayan, linis tayo ng mabilis lang yan. Oops! Nabitin ba kayo? Wait lang! Dahil sa ating pagbabalik, ay lilibutin natin ang factory ng inyong paboritong cake sa pagbabalik ng Laguna Love Ko To! Factory of Merniel's Cake. So, samahan mo po kanilang factory. So, let's go. Kasama po natin ngayon ang kanilang marketing manager. Siyempre si Sir? Sir Ronald Galibo. Welcome to Merniel's Commissary. So, yung commissary po natin ngayon is naka-design based on the FDA recommendation and yung layout po natin. So, what we have here is yung ating inventory room or yung ating pinaka-staff room. And we have our separating room, batching room, tapos here's the baking area po. So for the baking area, we have yung mixing area. Pero tapos na po kasi sila ngayon mag... Ito po ang inyong? Mixing area. Mixing area! Oh. So yeah, dito pinipit yung egg natin na siya nga, yung egg white natin. Oh. And dito ginagawa yung folding ng cake natin before siya isala ko sa ating oven. Ayun. So, ang daming oven, ha? Yes. Yung oven po natin is customized, especially for our cakes. Cakes. So, customized yan, mga friends. Yung mga cakes na na-bake na. Okay. After nang makul, saka natin siya ito transfer with our decorating area. Okay. Ngayon, pupunta naman tayo sa kanilang, ito yung kaninang ginawa natin, decorating area. Tapos lang pa sila yung ship, kaya wala niya. Tapos
Ayun, tapos na yung kanilang pagkawa ng chocolate. Saka ng yema, dito rin siya ginagawa. Ayun. Okay, next po, sir. So, yeah. Ayan, dito tayo sa decorating area. Kasama natin yung mga decorator staff nila. Naman po tayo sa kanilang packaging room. So yan, after na-finish po yung decorate dun sa cake natin, ipabox na siya and then transfer for our dispatch area. Ayun. Then go na siya with our stores. Ayun. Ito po yung heart shape na tsaka delight. Ito po ay dadalhin bukas sa Italy. Italy! Wow! So Laguna, ha? From Laguna to Italy. Love to Italy. Yes, from Italy. Normally, yung mga balikbayan natin na they want to carry more nails dun sa iba't ibang bansa, ipinapadiretso na nila sa Tupperware yung para hindi na siya nasisira sa travel. Ay. So, syempre nakakaabot na yung inyong lasa. Baka mamaya, nandun ang Mernels Italy branch. Diba? Maraming salamat po, Ma'am Merly and Sir Ronald Galigo sa aming pong pag-tour po dito at pagsama po sa amin sa isang oras po na kasiyan. Maraming salamat. Ayan, po. Ma, maraming salamat po sa pagsama po sa amin, Ma'am Merly at Sir Ronald, sa paglibot rin po sa amin sa inyong pong napakagandang factory at napakasinta factory. Ano pong gusto niyo pong sabihin sa ating mga manood? Imbitahan niyo na po sila. Una po, maraming salamat din po sa Royal Table. At iniimbitahan po namin ang lahat na umasyal sa Los Baños, tikman ang masarap at affordable na Mernels Chocolate Cake and Mernels Other Flavored Cakes po. At ito po ay matatagpuan dito sa Maahas, Los Baños, Laguna. At ang isa po ay sa Lopez Avenue, yung kung dati namin pwesto. At meron din po kami sa third floor sa SM Calamba. Ayan. Eh, Sir Ronald, baka may Facebook page po kayo at mga gusto magpa-reserve ng cake. Yes, don't forget to follow and like and share yung page namin, Mernels po. Also, may mga upcoming marketing project pa po kami. So, tutukan nyo lang po siya doon. Also, yung mga followers po namin outside Los Baños, Laguna, meron din po kaming caravan na parating this coming Christmas. Ayan. Muli, maraming salamat po. Wait, there's more! Dahil kung may cake tayo, kapartner niyan ay coffee. Kaya samahan kami sa one of the best coffee shop in Laguna. Dito lang, sa Laguna, love ko to! Coffee lover ka ba? Ito ang bagay sa'yo. Halina't samahan kaming kilalanin ang best coffee shop in Laguna, ang Cafe Tribo. At tunay nga kayo nasarapan sa nakita nyo kanina sa BTR na kanilang mga food na pinagmamalaki. Ngunit makakasama natin ang twin owner o twin owner mga coffee. Mga kalaguna lang po to, twin owner ng Cafe Tribo. Sila na mismo ang magpapakilala, pero ngunit magpapakilala muna ang aking beauty, gandang-ganda sa sarili, Beautiful Apple! Isang magandang araw mga ka-royal viewers. Nandito nga tayo ngayon sa Cafe Tribo. Kaya ngayon, huwag natin patagalin, pakilala natin yung mga owner. Twin sila. Ayun! Welcome po! Hello.
Ayan, kayo na po mismo ang magpakilala sa inyong sarili dahil naliluto po kami kung sino ang inyong pangalan. Ako po si Janine. And ako po si Janine. And welcome to Miss Q and Intro! Charot lang po. Ayan, ma'am, welcome po sa aming programang Laguna Love Pluto. Ayan. And bati muna po kayo sa ating mga manonood ulit. Hello po. Hello po sa mga nanonood. Ayan, dahil sila po ay naka-Royal Cable, napapanood nila ngayon ang kanilang sarili. Ayan, oo. Proud na proud na makapanood nila yung kanilang sarili. And ma'am, welcome po sa aming nyo nga po, sa aming programa. Pero, paano po kayo, sino po mas matanda sa inyo? Siya po yung mas matanda. 3 minutes lang. 3 minutes. Sino ba yung ano? Sino ba yung... Di ba kasi meron yan nananalaman kung sino talaga yung pinakamatanda eh? Paano yun? Sino ba yung unang lumabas ba? O yung nahuling lumabas? Depende ata yung pag normal or cesarean. Totoo, depende sa delivery. Pag halimbawa, kayo po ba yung normal kayo cesarean? Cesarean, alright. So ikaw yung unang inilabas sa sinapupunan. So ikaw yung unang lumabas sa kuweba. Yes. Oo, at sumunod siya. So syempre yung mga twin, di ba? At ang hirap ni identity. Di ba? Yung may mga anti-identity sila eh. So ano po bang identity niyo sa bawat isa pag nalalaman niyo? Siguro more on sa hair. Sa hair, magka-hair. Hindi kayo talaga magkatulad ng hair. So identify mo naman kung sino si Janet at sino si Janet. Ayun. So parang hindi sila malito. Ano? Kasi siyempre, di ba, pag halimbawa magulat yung mga customer, may lumabas na isa, tapos biglang umatas ang iba na yung damit. Kasi hindi may nalilito. Totoo, may nalilito. Yung kumbaga, di ba sa'yo ko binigay yung bayad? Di ba may ganun pangyayari? May ganun na bang pangyayari na nalilito na silang magbayad? Nadoble na yung bayad. Nadoble na yung bayad, ayan yun. Pero ngunit pa, siyempre po, ilang taon na po ba si Ma'am Janine at si Ma'am Janine? I'm 31 years. Same, 31 years old, di ba? Pero ilang taon na po ba itong inyong kape tribo? Going 3 years na po siya, this coming up. Ayan, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang kahit konti ang inyong pong history, ang inyong background po ng inyong kape tribo? Bakit ito po ang napili ninyo, yung inegosyo? Well, actually, kape tribo po kasi ang kape tribo comes from the name itself, kape. Mainly, yun po yung ino-offer po namin, which is coffee, at the same time, Trigo, as you know, it means group of people. So, yun po yung ina-aim namin, yung makakuha ng mga customers, family, friends, na who have the same common interest when it comes to food and drinks. Especially yung mga coffee. Ano ba yung mga customer natin dito? More on the student ba? Yes po. Kasi ang pinatarget po namin, dahil in front of school po kami, so mainly mga students, pero pinatarget po namin siyempre yung mga nag-work, mga nasa office, and para magamabigyan po namin sila ng mas madaming variety ng food. Ayun. Pero ma'am, ito po bang mga menu nyo? Siyempre, may mga innovation na nangyayari. So, paano nyo po ba ini-innovate? Sinong nasusunod sa inyong dalawa? Actually po, lahat po ng food namin, kami po ang nag-create. Ayun. Sarili yung recipe. Yes, sarili yung recipe. Yes. Talaga namang nakakatuwa, no? Na sarili yung recipe. Kung pagka-combine kayong dalawa talaga? Yes. The ideas po, tsaka siyempre yung sa food tasting, talagang kami po yung hands-on sa pagdating sa mga menu. So, halimbawa, paminsan, hindi ba kayo nagkakatakuan? Halimbawa, ano lang kayo na ayaw mo yung matamis, pero ikaw gusto mo yung matamis. May ganun? May ganun po. Na nagkakatakuan. Hindi naman may iwasan. Oo, hindi may iwasan talaga na nagkakatakuan. Kasi minsan, magkaiba kayo, kahit twin, magkaiba yung panlasa. Pero diba mas maganda na rin yun, yung nagkakontradiction. Hanggang mag-meet halfway kami. Oo. Hindi, ganito na lang. Tanong na lang natin kung matamis o ano. Oh, ganon. So, talagang pag naglalaban yung alat or tamis, yes. So, ganon, parang ganon, no? Pero ma'am, kayo po ba, ano po bang natapos mo? Na ano? Na, actually, ang natapos mo. Na po tayo dito. Ang natapos mo talaga is computer engineering. Sa engineering talaga ako. Ito na, computer engineering. And then, ako naman, yes. Sa accounting naman. Accounting. So, related sa business. Yes, pero talagang dinala pa rin kami dun sa passion na. Pero alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kagandahan lang dun sa mga course nila. Tapos hindi non-related yung ano nila. Kasi yung course nila, engineering. Ano siya? Ano po kayo? Computer engineering. So, more on technical si ma'am. So, si ma'am accounting. So, siya yung mag-account ng mga sa finance. Saka mga
expenses. So makakatulong din sa business. So far at least makakatulong pa rin sila sa mga oo. So kayo po ba ang nagko-compute? Oo. Kuya ate, kulang ng piso. Ganun. Pero kamusta naman po? Siyempre, yung mga magulang niyo po ba ay ano pa po? Alay pa? Kanin, father ko namin, wala na. Ayun. Pero yung mother naman po namin kasama. Ayan. Batiin niyo po yung mother niyo. Hi, mother. Ayan. Pero supportive po ba sila? Yes. Ayan. Ano po gusto niyo sabihin sa magulang niyo po na very supportive po sa inyo? Actually, sa mother namin, tsaka sa mga tita po namin na very supportive. Siyempre, nagpapasalamat po kami kasi lagi sila nasa likod namin sa lahat ng ginagawa. And sila talaga yung inspiration namin. Kaya yes. Nag-come up kami dito sa ayun. Pero ito po yung kauna-unahan yung negosyo na na-build or mayroon pa kayong iba? Actually, ito po yung talaga ang pinaka-main na naging business po talaga. Okay. So, talagang nakatokos po kami. Naman po. Kasi talagang dalawa silang nandito, di ba? Kaysa kung mag-ano pa sila ng ibang tao, kumbaga less expenses, sila na mismo yung gagalaw. Kasi pag halimbawa malaki-malaki na, tsaka sila... Tsaka mahalaga talaga na ano, naka-hands-on ka talaga sa business mo. Lalo na inaano mo pa yun, ina-establish mo pa yung business mo. Pero parang ngayon pandemic, sabi, almost 2 years na tayo, na almost... Kayo ba ang bago mag-pandemic kayo ay nagsimula? Actually, inabutan tayo ng ano, inabutan po kami ng pandemic. So, totoo. Bali, kakapasok po namin, tapos parang mga 3 months, bigla ng pandemic. So, nag-lockdown. So, parang... Hindi ba kayo na ano na, itigil na natin? Huwag na? Hindi naman siya maiiwasan talaga maging mag-down ka dahil sa nangyari. Pero, syempre, nandun pa rin kasi passion po natin. So, yung spirit po talaga namin, talagang yun yung nakapag-push sa kayo. Itong spirit talagang, andun. Very challenging talaga siya. Ilaban natin. Para si Cafe Tribu ba, may branch pa sa ibang lugar? Actually, ang Cafe Tribu po, hindi lang po siya nilisad. Meron po siya mga branches sa Manila. Actually, abroad, meron din po siya. Oo, di ba? International lang, Cafe Tribu, di ba? Pero, kamusta naman po ngayon? At least umaaho na tayo. Kamusta? Anong po bang naging racket nyo nung... Siyempre, nagsara po ba siya mismo nung pandemic or nag-open delivery kayo? Actually, nung nag-lockdown, talaga kami nakaisip ng mga ways para mas mag-promote pa yung products namin. Kasi siyempre, nag-uso din yung mga online, di ba? Oo, yung online. Kasi online ka na umorder ng mga food. So parang doon din kami nakaisip ng mga ideas sa bakit hindi tayo sa, bakit hindi tayo sa online, magpa-order. Yung tayo kayo marketing ng pinakamang So, nag-doon kayo nag-boom din. Yes. Nag-delivery. Parang doon talaga nag-start kung bakit nagtuloy-tuloy. Ayun. Pero kamusta naman po kayo? Ito, siyempre, nakakumaaho ng ating bansa sa pandemya. So far, kamusta naman po ang inyong business? So far po, maganda po yung flow ng business natin ngayon. Actually, dahil nagbukas na rin po ang nagkaroon namin po ng face-to-face. So, marami pong mga sudyante na tumatangkilig ka rin. Kaya very thankful din po talaga kami sa mga loyal customers natin. Kung malas sudyante ang kanilang mga customer. Kasi nandito lang po tayo sa tapat na Science Senior High School. Calabas City Senior High School. Yung kanilang Cafe Tribu. Oops! Ito ang Kofi! Kalma! Dahil alam kong kayo ay nabitin. Ngunit sa ating pagbabalik ay malalaman ninyo ang kanilang best menu sa pagbabalik yan ng Laguna Love Ko To! Seller, no? Ating mga binabalik-balikan ng ating mga parokyano ng Cafe Tribu, Calamba. So far, pwede po niyo po bang ipakilala sa amin muna ito? Yes po. Dito po, meron po tayong bakery and egg drop. Okay. So, yun po, patok na patok po yan sa mga estudyante. So, punong-puno ba siya ng ano? Yes. Punong-puno siya ng... Talagang sa isang pag... Parang kapal ng tinapay. Mapupusog ka po. Yeah. At sulit na sulit siya, affordable. Affordable. Ayan, tingnan nyo na lang kanila sa Facebook page ang mga presyo niya, no? So, next po, ito naman. Meron naman po tayo dito ang katsutos. Yan po ang pinatawag na katsutos. Ayan. Parang ang sarap-sarap tikman niya na. Ayan, ito naman po, next naman po tayo. Ayan, ito po ang best seller natin sa sandwiches, ang Cat Dog Sandwich.
Clubhouse sandwich. So, ano naman po mga ano po pagkakaiba nitong sandwich na ito sa ibang sandwich? Actually, yun po, talagang pag kinain niyo po siya, nandiyan po siya lahat. Talagang busog ka bago pa ikaw kinain mo siya. So, bukod sa meron tayong mga hangin, marami po yung mga secret. Ay, healthy-healthy, no? Talagang yan, usong-uso sa mga bata yung pang-healthy foods talaga. Dapat talaga healthy foods po na ang kainin natin yan dahil nasa harap tayo ng pandemic. Yes. Diba? Kaya kailangan ng healthy, strong ang ating katawan. So, eto naman po mga nasa aming harap. Dito naman po, yung chicken strips bento. Bestseller din po siya kasi nandiyan na po lahat. Ayun. Sige po. Yes, ano pong mga inilalaman nito? Meron tayong mixed veggies and then meron tayong japchae. Chicken strips, which is best-selling yun natin yung garlic parmesan flavor. Ayun. So, diba? Parang meron pang pang-Korean, no? Yes. Na ano, team. Dito na nga lahat Korean. Yeah. Korean, Asia, Japanese, yeah. Yes. Kulang na lang, African yata. Eh. Yes. So, ayun, ito na po ang... Chicken wings with rice. Chicken wings with rice. Chicken po yan. Chicken wings rice. Ay, yes. Chicken... Ano po? Chicken wings rice. Okay. Pwede sa chicken wings, ilang flavor yung meron kayo? Actually, meron po kami 5 flavors. 5 flavors. The form is garlic barbecue, soy, buffalo, garlic parmesan, honey mustard, Ayon, teriyaki. So, ito naman po, ito pang diet, mukhang diet meal tayo dito. Ano po yan? Ito po ang pork katsu. Rice meal. Pork katsu. Ayan, rice meal. Ayan. May side dish din silang gulay. Okay, next po tayo. For snacks naman po, meron po tayo nachos at potato tetos. Mm-hmm. Ito, best-selling po namin pagdating sa snacks po, yung potato rolls. Potato rolls! Ayan, ano na ano yan naman yan? Ano yan? Actually, ano siya, mashed potato with secret ingredients. Wow. Healthy-healthy para sa mga bata. Yes. Mm-hmm. Diba? Napaka-bongga. Okay, next po tayo. Ano po yung nasa dulo? Ayan po, sa pasta po, yan po ang best-seller namin, ang aming carbonara. Carbonara? Ano po pagkakaiba ng carbonara niya sa ibang carbonara? Siyempre po may secret ingredient po. Oh, yeah, diba? Siyempre may secret ingredient. Siyempre po sa pagka-creamy din. Kakalong. Yes. Oh, talaga, kasamang pagmamahal. Pero kamusta naman po? Mapag-usapan natin ang pagmamahal. Kamusta naman po ang love life ng ating twins? Well, actually, ako po, married na po ako. Wow! Congratulations! May love life siya! Ayan. Kayo naman po, ma. Ako po ay single and happy. Wow! Sweet! Charot! Nagkaroon ka na ng jowa. Ayan. Ano nangyari? Ayun po. Ayan. Kumabila. Lot-lot! Joke lang. Hindi kasi yung mga tao, yung mga sa pagdating sa pag-ibig, talagang darating at darating yan. Hindi yan hinahanap eh. Hindi naman lahat ng relationship diba? Ay hindi lang. Correct. Oo. Malay mo lang dyan sa mga nandito lang sa tabi ka, nasa labas lang yung magiging asa. Hindi natin alam. Yes. Diba? Diba? Ako nga nagkakajowa ko, biglang, nandun pala sa labas ang pintong lang, ano, charot lang. Ganon! Pakalat-kalat lang pala. Akala ko hindi kita magiging jowa, saging jowa ko, ganon. So, kamusta naman po? Happy naman po kayo, happy married naman po ba kayo? Yes po, happy. May anak na po kayo? Meron po, 2 years old. Ayun, patingin po yung 2 years old yung anak. Hi, Sophie! Ayan, hello, mama! Mama daw. Ayan, kayo naman po, syempre, proud tita. Yes. Proud tita. Pero minsan ba naiisip mo, sana may kasama na rin ako sa buhay? Siyempre naman. Iba ba rin yung may kasama ko? Okay. Minsan ba parang naiiyak-iyak ka kayo? Okay naman ako ngayon. Okay ka naman. Happy ka naman. Okay na lang. Pero marami pa nagpaparamdam? Marami po. Ay, marami! Siya sumagot. Siya na sumagot. Marami nagpaparamdam. May natigan. Oo, ayan. Mga nanonood po lang sa live po namin ngayon. Imay nyo na po si ma'am. Ayan. Pero mga ano pa bang mga ipinagmamalakas? Siyempre, dito naman tayo tungo sa mga panulak. Siyempre, ito may tutulak na. Ito na may panulak dapat tayo. Ito yung uli na natin itong nakapangalan sa akin. Ito muna to. Ano to? Yan po ang berry light cheese. Berry light cheese. So, ano po ito? Anong... Balik indies po siya. Na meron. So, ito large size. Yes, ito large size. So, ayun, friendship sa'yo naman yung nandiyan sa dulo mo. Siyempre, ayan, kape, oh. Well, ingat, matatapos. Cappuccino. Ayan. Cappuccino.
Cappuccino. So, merong small, medium, large. Yes. Ayan. So, ayan, beso na yung pa, meron pa. Ayan, same lang din yata. Yes, same. Ayan, same. Ito, ito, bebe. Yan. Ito naman yung pinagmamalaki natin sa Milti, yung winter melon. Winter melon. Ayan, parang may nakikita ko, ma'am, Pets Oka. Nakalagay. Parang nakalagay na pangalang Pets Oka. Ayan na, nakikita mo ba yan? Oo. Ito parang labor na. Ayan, so ito naman po, ma'am. Ito naman is dark chocolate Milti po. Isa din po sa mga bestseller namin. Ay, yun. Talaga naman napaka-perfect, no? So, ito naman po, ma'am. Ano naman po ito? Parang may matika. May matika. Ay, ano may matika? Sirup. Ah, sirup. Kala ko dito yung kape, piniprito. Diyos ko, bakit may matika? Sige, namumuo pa, oh. Ayan naman po, yung iced seasonat latte. Diba? Latte, latte. Ito naman po, ma'am. Ano naman po ito? Yan po ang peach lychee. Peach lychee. Ayun. Ito naman ako. Ay, parang nakalagay, Simon. Parang nakalagay, Simon. Ito po, ano man po ito? Yung po ang Oreo Monster. Isa po Oreo sa mga pinagmamalaki namin sa prep. Ayun. Ah, ito talaga isa sa mga pinagmamalaki sa niyo. Sa ayan. So, ito naman po ay? Ang Ice Caramel Latte. Ice Caramel Latte. At ang aking nakapangalan at branded sa aking pangalan, charot. Ang kanilang bestseller at ang pinagmamalaki. Ano po ito? Mango Original Pro. Mango Original Pro. O, diba? Sa pangalan pa lang, original na. Parang ano siya, yung... Parang meron siya yung parang sa tinapay, yung pagpasko. Graham. Diba, no? Ang cute. Ano pagkakaiba ng menu nyo sa iba? Sa yung, sa kanila walang buto. Charo! Sige po. Kung po sa hindi tinipid yung mango namin, talagang malalasahan po yung ay, creaminess po. Siyempre, ma'am, nagdami nagtatanong sa pagsipa ng presyo. Halimbawa, presyo nyo ngayon, ay halimbawa, presyo po natin nito ay halimbawa 100 lang. Halimbawa lang po, ah. Hindi na, kamusta naman po, sulit na sulit pa rin po ba ang ating mga, no, kahit mag-price increase. Sulit na sulit pa rin po ba, hindi siya tinipid sa mga ingredients? Yes po. Actually, minake sure po namin na magiging affordable po lahat ng mga food. Kasi dahil nga po sinasabi po ng kanina, students po yung pinatarget namin na customer. So, yun. We make sure na affordable po. Ayun. Pero kamusta na naman po, siyempre, yung inyong pong mga, ano, parokyano, ano, mga feedback ba ang pwede bang malaman namin sa inyo ng mga feedback nila? Actually, ito yung mga customers po namin, talaga ito po yung mga binabalik-balikan ng mga meals po dito. So, ayun, talaga ano binabalik-balikan. Talaga yung sana lahat binabalik-balikan. Katulad, di ba? Oo, di ba? Mamaya ano, babalik na yun. Oo, oh, baka mamaya pagkapanood dito, bumalik na sa'yo. Anong tatanggapin mo ba siya? Nagmo-model-model ka rin ba, ma'am? Hindi po. Ay, hindi. Si ma'am? Hindi po. Ay, hindi talaga. Baka parang sila, no? Hindi. Ayan, pero ano po ba siyempre yung mga tita nyo, natikman na sila? Natikman na nila ito lahat? Opo. Bakit po siyempre matikman ng iba? Kailangan ipatikin muna sa family. Ay, talagang family, ano muna, no? So, bago ilabas ang magkado. Sila yung una naging customer niya. Yes. Ito po. So, pero minsan ba na ano kayo na nitong pandemic, syempre dumating nitong ngayon, umaahon na ulit, ang dami nyo ng kakumpidensya, nagbukas na ulit. Ano bang mga, syempre, ano bang pagkakaiba ni Cafe Tribo sa ibang cafe siya? Siguro yung masasabi po namin is talagang yung quality po talaga ng food. Mm-hmm. So, kumbaga, yun po yung meron kami na masasabi namin kinatangkilig talaga. And at the same time, yung maraming variety of food. Na lahat dito makikita ko na bukod sa pasta, ay, rice, meals, snacks, lahat ng dito. Ako pinabalik-balikan po rin mo, yung lugar natin, sa mga gusto pong makatikin, nakatalipa, syempre, talagang napakasarap at affordable na food, punta na po kayo dito sa Cafe Tribo Calamba. Makikita niyo po kami dito sa Chimeco Avenue, Barangay 3. Dito po yan sa tapat ng Calamba City Science High School. Ang dami po nagtatanong sa live ngayon, meron daw po ba kayong delivery? Yes po, meron po kami delivery.
Ay. And available din po kami sa Grab and Food Panel. Ay, ano pa kano? Grabe, di ba? Sa social media account pa. Uy, mami, gusto mong daw umorder taga Zambales. Kaya ba daw? Pwede naman. Oo, oh, pwede naman daw. Ayun daw, tarihan ko kami sa Zambales La Union. Okay lang daw po ba? Basta sagot niya ang delivery. Basta sagot niya ang delivery. Ayan. Pero ma'am, in-time na sila, i-like and share. Meron ba kayo social media accounts? Go! I-follow niyo po kami sa Facebook account, sa Coffee Tree po ka lang ba? At meron din po kami Instagram at TikTok account. Ayun. At talaga po kayo kompleto, di ba? Abangan niyo po yung kanilang ano, no? Ipinagmamalaki, nagti-TikTok po itong mga tulad sa sayaw at isa. Charot lang. Ayan. Pero pasalamatan niyo rin po yung mga patuloy na parokyano niyo, yung inyong mga solid supporter niyo ng Coffee Tree Go. Sa mga loyal customers po namin, nagpapasalamat po kami sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami ngayon, di ba? Sila talaga yung reason kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang business natin. Yes. At magpasalamat din sila sa kanilang nanay dahil kung wala ang nanay nila, wala sila dito. Yes. Yes. Iba, very, ano no, challenging talaga yung na mother nila, supportive, yes. Di ba? Kasi talaga lahat, napakasarap pag ang mismo kapamilya mo kasama mo sa bahay, support ka sa lahat ng bagay. Oo, susuporta ka sa lahat ng bagay. Misa kontra pa nga sila eh, di ba? Pero napakaswerte nila na support yung kanilang mother. Ayan, muli maraming salamat po sa ating twin owner ng Cafe Drigo. Maraming salamat po. Next week, siguradong mag-havey it ang week nyo dahil guto ang saya ang hatid namin sa inyo. Dito lang sa Laguna, love ko to.